So hi guys, so welcome back dito sa ating vlog. So for today's video, ayan, magpapalit tayo ng brake pad dito sa likod ng ating NMAX V2. So yun guys, napansin ko kasi parang yung preno ko is parang humina. Then chinek ko itong caliper, then pag check ko yung brake pad niya sa bandang loob is parang bakal na, so manipis na. Check natin guys kung ilan na natakbo NMAX. Alright, so 4,611 ano, so yan pa lang yung mileage. So eto pa yung rig na nakalagay dyan since nilabas natin sa kasa, so di ba parang mabilis na upod yung brake pads. Okay, so ngayon step by step tuturo ko kung paano baklasin to at paano palitan. By the way guys, ipapalit natin is yun ilig na brake pad, ceramic brake pad. Ayan. So ito yung papalit natin dito sa likod. By the way, yung sa harapan na check ko na okay naman, so dito lang talaga sa likod. Then ito, nag-search ako kung ano yung magandang brake pad para sa NMAX. Sa Facebook group ng mga NMAX, ito yung usually na talagang nire-recommend nila. Yan, ilig. Ito guys, medyo pricey nga lang ang isang peraso na ito. Nakuha ako siya sa Shopee around $4.99. Okay, simulan natin dito. Ang pagbaklas niya ito guys, simple lang naman eh. Tuturo ko sa inyo. Okay guys, so ito yung step by step kung paano baklasin itong caliper dito sa likod ng ating Yamaha NMAX. So basically, kailangan lang natin ng socket na 14. Then, ito, long nose. Mamaya, ituturo ko kung saan ginagamit ito guys. So by the way, itong DIY natin is para lang sa mga beginner, kung sa mga gustong mag-DIY na palitan yung brake pad or linisin tong caliper. So yun guys, ito lang, mabaklasin lang natin yan. Okay, wait lang. Okay, so dalawa lang to. Okay, so tanggal na natin itong dalawa, no? Ayan, dalawang 14. So, pagtanggal niyan, nalaglag na yan, guys. Pagka nalaglag na, guti mo lang dito sa baba. Dahan-dahan lang. Yun. So, tanggal na. Tanggal na natin. Okay, guys. So, natanggal na natin yung ating caliper. So, ito yung kanyang brake pads guys. Itong nasa loob tsaka itong nasa labas. So dalawa yan guys, yung dalawang brake pad na to. So ang pagtanggal niyan guys is simulan natin dito. Ayan, nakita nyo guys, merong clip. Ayan guys, may clip yan. So tatanggalin lang natin gamit ang long nose. So saan na ba yun? Yun. So ito guys, sana nakikita nyo, no? Gamit ang long nose, hatak lang. Hatak lang siya. Yun, tanggal na. Ito yung pinaka-clip. Dalawa yan guys, ha? Ah. So dalawa yan guys. Hatak yung isa. Tabi nyo lang guys, para at least iwasan yung mawala. Kasi medyo hassle pag yan ay nawala. And then, itong pin. Meron niyang pin, tutulak niyo lang. Tulak niyo. Ayan, then hatak lang. Yun, kuha na natin yung pin. Tabi niyo lang din. Then, ganito niyo, yung caliper. Ayan, so ito na. Tatanggalin na natin itong isa. Takay mo lang, palabas. Yun. Okay na, tanggal na natin yung unang brake pad.
So ayun guys, kita niya na meron pa naman pero manipis na. Kumbaga kailangan na magpalit. Ayun guys, oh. Medyo manipis na. Then dito naman sa pinakaloob, meron yan guys dito. May gatla. Tandaan niyo na lang yan guys. Ayan o. Tanggalin natin ganun. Atake mo. Yan. So kung paano siya tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. Yung bago. So eto na. Tanggal na natin. And then guys, ayan, check nyo kung yung ano nyo, yung caliper nyo kung malinis pa. Itong sa akin, siguro bra brushing mo na lang to. Usually yung pinanglilinis dito guys is brake cleaner or degreaser or kahit tubig lang, goods na yun. So tayo siguro ibubrush ko na lang muna to. Right? So far, malinis pa naman siya. Kaya, babrush lang natin. Since itong NMAX ko naman is hindi naman siya yung laging napuputikan. So, hindi naman nag-aaral dito yung putik. And guys, so malinis pa. Ayan. I-check ulit natin yung brake pads. Ayan guys, so. Meron pa naman siya, pero mas okay na makapagpalit na tayo habang maaga pa. Alright, so ayun guys, linisin ko lang to. Then balikan ko kayo pag ikakabit na natin. Alright? Alright guys, so nalinis na natin tong caliper para ilagay yung bago nating brake pads. Okay? Okay guys, so eto na yung bago nating brake pad na ilig. Kaya nga sabi ko, ito yung pinaka-recommended sa group. Itong brand na to. Yan. Ceramic ano siya guys, ceramic. Yung material niya is ceramic. Yan. Okay, so ayun guys. Ito yung mostly recommended na brand. Ilig. So, kabit na natin. Okay, ang pagkakabit guys. Yan. Itong piston, itutulak lang natin yan. Kaunti. Papasok. Para madali na lang tayo magpasok mamaya. Tulak natin ako. Yan, so pumasok na ng konti yung piston. Okay guys, so ulitin ko. May guide yan. Pasok dito. Then, tulak mo lang dito. Yun. Yun. Okay, then yung next. Shoot mo lang tong butas na to dito. Then pasok mo na siya doon. Yun. So. Ayan guys, so kailangan may space yan guys, kaya. Kailangan may space yan dito. Makita niyo. Kailangan may space para pumasok. Tsaka para pantay. Okay? Okay guys. So napasok na natin. Hindi ko na napakita guys kung paano pinasok kasi medyo komplikado, mahirap. Mahirap i-video kasi wala akong taga-video eh. So mahirap lang siya konti ipasok kasi bago pa. Kumbaga, makapal pa kasi yung pads. So talagang medyo may konting struggle sa pagpasok. So check nyo na lang din guys kung pantay. Kung pantay ha, check nyo yung pin, lalo na yung pin. Tsaka yung lock. Kailangan pantay yun guys. Okay, so tapos na tayo. Ito, check lang natin. Nahigpitan na rin natin to. So makikita nyo guys, medyo ano pa, parang hapit pa. Yan. Pero in the long run, mababawasan na yun ng konti. Then yun yung time na mas smooth na siya. So kailangan lang natin siyang i-ride. Then parang break-in lang din yan guys. Then huwag nyong kalimutan guys, yung preno nyo. Kumbaga parang i-pump nyo muna. Kasi tinulak natin yung piston eh. Yan smooth na. O yun lang guys. Hindi ako expert or mekaniko. Pero marunong lang ako mag-DIY. No? Okay, so yun lang for this vlog. Alright, peace out.